Yes, San Alice, yes, bakit Tem. Pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, after, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niya? Opo. Malaysia? Opo. Yes, Sen. Alice, bakit pinili mo ang bansang Indonesia? Actually, after, hindi naman po yan po yung unang pinuntahan po namin, Sen. Ano yung unang pinuntahan niya? Opo. Malaysia? Opo. And then? Indonesia naman po, nung last part na, sabi ka po maganda. Sino nagsabing maganda? Sabi po nung brother ko po. Kaya ka pumayag na pumunta sa Indonesia? Opo. Alright. You have the floor, unless the SP Pro Tem will allow Sandroy to interject. But you have the floor now, yes. SP Pro Tem. Alice, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Alam ko po Dong Kalugay po talaga. Yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga, Dong Kalugay po. Hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo? Nagsisinungaling ka pa rin? Hindi ko po talaga siya boyfriend. Well, whatever. O yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, yung real name niya? Alam ko po, Dong Kalugay po. O, hindi, aware ka na Liseldo pangalan niya? Liseldo. Ay, opo, Liseldo. No. Artista ka nga, no? Mas magaling ka po umarte sa amin ni Bong Revilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang farm? Ang pangalan, Alicel Aqua Farm. Alam ko po, hindi po alam, ano po, hindi po siya existed po. Hindi siya? Walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Tem, pwede natin ipakita yung sige. Business permit na yeah. Ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice and Cel stands for Liseldo. Di ba? Okay ba? Ha? Tama? Baka nagkataon lang. Ha? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang owner ni Alice Goo and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua farm po. Wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Pwede ka, no? Comsec, palabas mo na yung, ano? Yung business permit. Saan nakalocate yung Alicel Aqua Farm? Yung farm ninyong dalawa? Sen, di po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Yung pangalan, hindi ko na po maalala, Sen. Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice, tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Talaga? Ang dami mong di maalala. O yan. Tignan mo. Pakiano nga. Malabo yung mata ko. Yan. Oh, ang may-ari niyan sa DTI pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied owning this piece of property or farm. Hindi po siya Madam natuloy. Chair, if I may, Madam Chair, for the information of the body, I don't think Sheila Go denied it. Oh. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about it because... And I quote, Madam Chair, and the records will bail me out. She was asked by Gua Huaping, a.k.a. Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents.
And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Based on the statements Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila Go nitong dokumentong ito? Your Honor, di mo malala? Honestly, may ganun proposal pero hindi ko na, hindi ko na rin maalala na natuloy. Hindi mo na, kasi pero yun farm po, wala na po natuloy. Dito sa hearing, no, last hearing ng committee ni Senator Risa, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirma nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Send ano po siya, siguro doon sa application po, pero yan po parang DTI certification na po siya. Is it true that you asked Sheila Go to sign this document? To make it appear that she owns this farm? Send ano po siya, kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon po siguro sa DTI registration po. Ano ba ito? Single proprietor? Kasi detail lang to eh. Pero walang pong ganun na existing okay. na farm. So sabi mo, sinabi mo hindi natuloy itong nasimulan yung establish itong Alizel Aqua Farm. Sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no? Ano ba ito? Magiging bangus farm ba ito? Hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya ano klaseng proposal? Proposal na gusto kong mag-farming, pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. Gaano kalaki to? Mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gaano nga kalaki to farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gano'ng nga kalaki. Siyempre, alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa po dapat. Ha? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. San located to? San ang lokasyon? Dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Hindi po siya natuloy. Bakit ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa pangalan nung ano? Wala naman ng farm? Po. Wala naman po. Ha? Wala diba, naman very po. Obvious naman. Alicel. Alice, A-L-I, tapos Sel, Liseldo. Oh, diba? Ano? Ayaw po rin, mamin. Na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito yung ito yung tumutulong sa lahat ng mga aktibidades mo. Siya hindi naman po, wala naman po siyang tinutulong po anyway, sa akin. Anyway, Alice, we'll find it out when Mayor Kalugay appears in the next hearing. Okay. If I may continue, Madam Chair, I'd like to ask questions to the former mayor of Bamban. Mayor Feliciano? Yes, sir. Inibitahan yata kayo last hearing, di kayo nakapunta? Is it true? Yes, Your Honor, Senator Chair. Yeah, there was a previous commitment. The problem was the message came in only that Friday, late afternoon. And right. The hearing was on a Monday. It's good that you acceded to the invitation of this committee to appear today. Yes, sir. No problem, sir. All right. Gano'ng kakatagal naging mayor ng Bamban? I was a mayor of Bamban since 2013. No, when did you start your political career in Bamban? I ran 2010. I lost. And that was the first time, 2010? Yeah, that was the first time. All right. For and mayor then, right away? Yes, sir. For mayor. And then? And then I got re-elected. I ran again 2013. You won? And then I won. Okay. And then I won for the next succeeding two terms again. So nag-graduate po ako up to 2022. Yes, Sir. So you completed your three terms? Yes, Your Honor. As mayor of Bamban? Yes, Your Honor. Okay. Why did you endorse
the candidacy of Alice Go for mayor to replace you? Because I gathered information that there was a barangay captain who was supposedly going to run for mayor. And at nag-usap na raw kayo na siya yung next mayor na endorse niyo. And all of a sudden, you endorsed the candidacy of Alice Go. Is that right? Yes, sir. There was a barangay captain who wanted to run for mayor, but unfortunately, he did not get your endorsement. And instead, you endorsed the candidacy of Alice Go. Yes, sir. That's right. Yes. Why is that so? To make the long story short, yung barangay captain na yon, he was supposed to be my predecessor. Yes. But the problem was... Predecessor or successor? Successor pala, sorry. Successor. Mm-hmm. But the problem was, during my last term, I decided to run for congressman for the 3rd district. Did you run for congressman? Yes, I ran for congressman. Unfortunately, you lost. Unfortunately, I lost. Who was your opponent then? Kong Bong Rivera. All right, okay. And then, during the time that I was campaigning, he insisted that I don't run for congressman because I already endorsed Congressman Noel Rivera to him. So, ang nangyari doon, hindi ka pwede tumakbo kasi in-endorse mo na si Congressman Noel, hindi ko siya pwedeng iwanan. So, sabi ko, that's not a problem with me. Kahit na ang mayor ko, ikaw, walang problema, dalawa yung congressman mo. But he insisted na hindi pwede, so siniraan nila ako. So on late notice... No, was that during the campaign period already? Prior to that. Wala pang filing ng COC? Wala pa po. This was after already the pandemic. Okay. So when I decided to run for congressman, sabi niya, hindi pwede. Kailangan ako lang ang tatakbo, suportahan mo ko. Sabi ng barangay captain? Yes. Okay. So on my part, since wala po akong running mate on my town, I decided I had to have a running mate of myself. And considering the fact that Bamban is only small... What is your population in Bamban? Our population is around 80,000 and voting is around 40,000. By rule of thumb, kalahate? Yeah. Okay. And so after that, I needed somebody on my side. So, ang nangyari doon, me as a former local chief executive, we local chief executive should be economic managers. Small investment, small capital, big dividend. So, in my town, when I took it over... Okay, sige. Paano mo nakilala to si Alice Go? Since she was fig farmer... Since she was a? Pig farmer. Uh-huh. So, meron sila pong pig farm sa Bamban. Okay. So on my second term, pumupunta na po siya sa opisina. Okay. So she was the one handling the detail. On your second term, did she express interest that she wanted to enter politics? No, nothing. Nothing at all? Nothing at all. Wala kang inkling na gusto niyang maging mayor? Wala po. So ano talaga siya noon? She was just an ordinary person that's coming into my office kana kumukuha ng mga permits. So when did you first meet her? Siguro 2016. When she went to your office or when you went to her farm? No, pumunta po sila sa office. Sino sila? Si Mayor Alice and the group of hog farmers po sa Bamban. Okay, and then what did you talk about? Yun nga, the problem with the business in the pig industry. Since ang Bamban po is mostly an agricultural town, so there were certain things na kailangan i-address, yung foul smell, that's why Bamban is not progressing because of the foul smell in the area. Mm-hmm. And of course, since we need to increase the income of the town, I was lobbying for them to help us out. So that was the only time na nagkilala po kami, Your Honor. Okay, sa pagkakaalala ninyo, kailan nag-apply ang Baufulad ng permit sa Bamban? Baufulad started out for the reclassification of the land for lease rentals po. This was
March 8, 2019. March 8, 2019? Yeah. You were still the mayor then? Yes, sir. Okay. Sino ang nag-facilitate? Sino ang humingi ng pumunta sa opisina mo para kumuha ng permit ng Baofulan? Si Miss Alice Goo. Ah, siya mismo? Yes, sir. Okay. Itong si Zun Yuan at Hong Sheng Gaming Corporation, kailan po sila nag-apply ng business permit sa'yo? Ang dinaanan ko lang po dyan was Hong Sheng. Hong Sheng. Sino yes, nag, in behalf of Hong Sheng, sino nagpunta sa'yo? Sa Hong Sheng po, siya po yung nag-request din sa amin ng... Si Alice Goo. Siya po. Siya. Anong, sa tingin mo, anong participation niya sa Baofulan tsaka dito sa Hong Sheng Gaming? She was just an investor in my town that she bought the land and then she had investors under her arm to put in money in the town para patayo po yung mga buildings for lease rental po ng real estate property. Mm-hmm. May idea po ba kayo kung saan anong klaseng operasyon ang ginagawa niya sa loob ng Baofu compound sa Bamban Tarlac? Ay wala po. Kayong nakaupong mayor? When I was mayor already, but just they got the loan from us. And ano, then, no, excuse me? Letter of no objection. Yeah. Who provided that loan? What do you mean, sir? Sino nag-issue ng loan? The Sangguniang Bayan po. During your time? During my time. So you approved it? No, hindi po ako. There was, the Sangguniang Bayan approved the letter of no objection. This yes, but resolution. Of course, when they approve it, the mayor will also sign. I didn't sign the document, Your Honor. The document is signed by the SB Secretary and the Vice Mayor. But you were, as mayor, aware ka dun. Yeah, I was aware, but I wasn't part of that document. I am part already of the building permits and the other things with regards outside of that reclassification. Your Honor. You mean to say you did not sign the... Is that an ordinance? It's a resolution, Your it's Honor. It's a resolution? Yes, Your Honor. The mayor doesn't sign the resolution when approved by the Sangguniang Bayan? The mayor doesn't sign the resolution, Your Honor. Only the vice mayor. Well, nung panahon namin, dumadaan sa amin eh. Anyway... Nag-issue ka ba ng travel pass kay Wang Ziyang, the incorporator of Baofu? As I could recall, Your Honor, during the time of the pandemic, if a legitimate business owner comes to my office and asks for a travel permit in order to move out of Banban and coming to Banban because may negosyante sila, yes, probably I did, Your Honor. You did? Why? Your Honor, you're a businessman and then they need to travel back and forth to Fontana. But you didn't check his background? No, Your Honor. Huh? Why did you not check his background? Nagbibigay ka na lang ba kahit sino ba mag-apply ng permit sa'yo? Walang due diligence? Wala na, Your Honor, because during the time, it was pandemic already. And you know, wala na pong negosyo sa bayan. Katulad nito, big boss pala ng Pogo itong Wang Ziyang. So it's pag-aaralan na po natin ngayon na dapat sa susunod, kailangan po, bago tayo gumawa ng mga dokumentong ganon, kailangan ma-check na po sila. Hindi, as mayor, command responsibility mo yan. Yes. Right? Mayor din ako. Yes, sir. That's my command responsibility as mayor. Yes, sir. But the problem is, sa sobrang dami po nang kumukuha kung lahat po sila, check-checkan well, po natin. Well, totoo naman. Totoo naman yung sinasabi mo. But in this case, kita mo, inisyuhan mo ng permit. Pala, big boss pala ng Pogo ito. Eh, siyempre, sa'yo babagsak ang problema. Di ba? Sa mayor, babagsak ang problema. Yes, sir. Okay, sa'yo yung pagkakalam, ano-ano mga negosyo ni Alice Goo? Ang alam sa ko Bamban? Lang po, yun lang pong piggery. Hindi kayo naging business partner? Ay, hindi po. Kahit kailan? Hindi po. Civil lang po ang relationship okay. Namin. Okay. How did you approve to endorse the candidacy of Alice Goo? Siya ba lumapit sa'yo? Ikaw nagkusa sa kanya na, o ikaw nang sumunod sa akin? Ay, hindi, tinanong ko po siya if she's interested to run. Mm-hmm. And then after a while, yun nga, because ang criteria ko po nga for choosing a mayor, dapat economic manager po para malaman pong... So inichapwera mo na talaga yung barangay captain na talagang tubong Bamban Tarlac. Wala. Kung makikita niyo po yung video during that time, talagang linalight na po nila ako eh. Parang hindi ako naging mayor eh.
So I had to do something para maproteksyon na naman yung interest ko when I run for congressman. Kaya maproteksyon na ng interest mo? No sir, I'm running for congressman. Pag wala ka pong kandidato sa town na sinasakupan mo, wala po kayo. Nung kinausap mo si Alice Go to run for mayor, what did she say right away? Ah, sabi did po she niya, agree right away to run for mayor? Ah, hindi po. O nagpakipot ng konti? Pag-iisipan daw po niya. O gano'ng katagal siya nag-isip bago siya pumayag na tumakbong mayor? 30 to 60 days. 1 month to 2 months? Opo. Okay. Nung pumayag siya na tumakbong mayor, under your ticket, I presume, independent ikaw ang dala niyang congressman, correct? Independent po. Okay. Magkano kinontribute ni Alice Go sa campaign kitty mo? Ah, wala po. Eh, kinuha mo, sabi mo, businesswoman siya. Opo. Posibleng hindi siya nag-donate sa campaign kitty mo. Ay, wala po. Sarili ko po. O, ikaw nagbigay kay Alice? Ay, hindi naman po. Ha? Hindi po, negosyante lang po. O, sige, anong pagkakaalam mo rito? Kasi I only have 3 minutes to go. Yes, sir. Pagkakaalam mo rito sa Alicel Aqua Farm? Ay, wala po akong alam dyan. Wala kang alam? Wala po akong alam dyan. Hindi ka na mayor nun? Hindi na po. Ha? Nung in-incorporate ito? Hindi wala ka na mayor nun? Ha? Wala na po. Wala ka na, hindi ka na mayor? Hindi na po yata. Hindi ko pa alam kailan po yung... Kailan ba itong ano? Yung document? Sa DTI? Comsec? Comsec? Pakita natin ulit yung DTI. If I remember correctly, SP Pro Temp 2022, August. Pero i-check po natin. Yeah. To August 2022, hindi na nga siya wala mayor. Wala na, mayor na po. Sorry, SP Pro Temp. March 2022. Oh, mayor ka pa. Mayor ka pa nun kung March. Sa Sual po yan eh. Oo nga pala, sorry. I stand corrected. Pero ano, bambam po tayo. Hindi, pero wala kang kinalaman. Wala po. Ha? Wala hindi po. Mo nakikita si Mayor Kalugay sa Bamban? I was just able to meet him sa LMP one time. Sa LMP? Yes po. Na magkasama sila ni Mayor Alice? Ay, hindi po. LMP po yun, dito po sa Mariuchon eh. Ha? Sa Mariuchon po. O siya, naging presidente ako ng LMP. Sa convention ng lahat ng mga presidente? Opo. Hindi kayo nagkakasama ni Mayor Kalugay? Hindi po. Pero kilala mo siya personal? No, civil lang po. Ah, civil lang? Opo. So wala kang alam sa dalawa? Wala po. Sigurado ka? Opo. Sige. I'm done. I'll just, Madam Chair, thank you very much. Maraming salamat din, SP Pro Temp. Since wala dito ngayon si Minority Leader, Sen. Joel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair, dear colleagues. I would like to ask questions kay Gua Huaping, aka Alice Go. Gusto kong malaman, noong mayor po kayo ng Tarlac, pwede yung malaman kung nagbabiyahe kayo abroad? Mayor, before mayor, nagbabiyahe kayong abroad? Yes po, bumabiyahe po. Lagi yun? Gano'ng kadala sa isang taon? Nung nag-mayor na po ako, pag umalis po ako, humingi naman po ako ng yes. travel permit. So before nag-mayor ka, madalas ka rin bang bumabiyahe? O mas naging madalas nung naging mayor ka? Mas madalas po nung hindi pa po ako mayor. Nung hindi ka mayor. Sa pagkakaalala mo, nakailang... travel ka na sa bansa, more or less? Hindi ko na po maalala. Maraming na. May 100 na kaya? Na wala naman po siguro. 50? More than, natin? Baka more than. Baka more than, oo. Paano ka nagbubook sa flight mo? Online ba? Tumatawag ka? May online po. Online. Opo. Ikaw mismo o may nag-arrange sa'yo? May secretary ka? Ako po. Ikaw yeah. mismo? Opo. So, ganun din ba? Kung yun ang sa flight mo, ganun din ba pag nagbubook ka ng accommodation o hotel? Opo. Online din? Online po. So, usually, website ka? Agoda, perhaps? Clue? Opo. Booking.com. Booking.com. There you go. Yeah. So, ikaw ang nagbubook din? Ang, Opo. So, flight and hotel accommodation, ikaw ang nagbubook Opo. Normally, no? So, normally, you would take flights. Meron kang paboritong airline? Wala naman po. But ano yung pinakamadalas mo na natatandaan na tingin mo pag ni-recall mo, number one airline na naiisip mo na titake mong flight? Wala? Wala naman po, Sen. Kahit isa, wala? Wala. Saan airport ka nag-de-depart kung bumabiyahe? Mas madalas ba sa Clark o sa NAIA? Depende po. Minsan saan po mas madalas na lang?
Comparing the two, saan mas madalas? Pag nasa Manila po, Manila. Pag nasa Bamban po, Clark po. Sa Clark. So pareho, no? Pareho halos. Po. Nasubukan mo na pang mag-barko noon? Nasubukan ko po, opo. Nag, ano ka, cruise ship siguro? Cruise ship, opo. Cruise ship. Mga ilang beses ka na nag-cruise ship. Kasi ako hindi pa eh. Ano lang po yung short time lang po, hindi naman po yung... When you say short time, gano'ng katagal yun? Mga, yung pang mga one day lang po, ganun. Ah, one whole day lang. So, hindi siya umaabot ng overnight, gano'n? Hindi po, hindi po. Cruise ship kaya yung... So, first time mo nag... Mahabang panahon sa bangka, sa barko, ng 5 araw sa isang bangka. First Opo. Time mo? First time mo yun? Opo. First time? Opo. Kaya sabi mo, nung nasa gitna ka ng laot, parang gusto mo nang bumalik. Opo. Dahil nahirapan ka. Opo, mahirap po talaga. Nahirap, no? So, klaro sa'yo na noong mga panahon na yun, tumatakas ka. Kalagitnaan po. Naging klaro sa'yo kalagitnaan. Parang si Sheila, sinabi din sa amin, kalagitnaan, doon niya na-realize, maling-mali yung mga ginagawa ninyo. So, nung nasa Malaysia ka, Singapore, Indonesia, gaano katagal yung plano niyo ba na... na magstay sa ibang bansa. Kasi si Sheila, nung tinanong namin, biglaan, ikaw ang nagsabi sa kanya, ate, nalulungkot ako, samahan mo ako. So, sa pag-iisip mo, mga ilang panahon ka aalis ng bansa? Actually, Sen, nag-uusap din po kami ng lawyer ko po na uuwi na po ako. Haharapin ko na po. Paalis ka pa lang, dito sa Pilipinas, sasakay ka ng maliit na boat, I presume 5 oras, hindi 5 oras ang biyahe mula farm hanggang Maynila. Wala naman pong 5, pero paikot-ikot pa yung nangyari po sa amin. Okay. Pero, alam mo na aalis ka ng bansa, so sa pag-iisip mo, ilang araw ang tingin mong mawawala ka ng bansa? Umalis ka na eh. Wala kang pag-iisip kung... Nung paalis ka na, yeah. Nung paalis pa, wala pa akong iniisip. Wala kang iniisip? Anong ultimate destination mo nung paalis kayo? Kasi nagtatanong daw sa'yo si Sheila, ayaw mo siyang pagtanungin. Sabi mo, huwag ka tanong, sumama ka lang sa amin. Actually, meron pong 2 option po pinapipili. Which is? Ito yung pinuntahan niyo talaga? Opo, yung isa po, pinuntahan po namin. Yung isa, hindi? Opo. So, yung isa is Saba, yun yung last na destination, di ba? Opo. At yung isa, ano yun? Hindi nyo naman pinuntahan yun, pwede mo naman sabihin. Opo, hindi pa namin pinuntahan. O kaya, which is, anong lugar yun na kinonsider mo? Actually, hindi ko po siya kinonsider, option lang po siya. Okay, so kinonsider mo yun kasi it's an option eh. When you say it's an option, it's you consider. But anyway, if you don't wanna answer it, it's okay. Paano yung paggastos nyo habang nandun kayo sa ibang bansa? Gumagamit ka ng cash, gumagamit ka ng credit card? Gamit ko po cash po. Cash lagi? Opo. Sa lahat ng pagkakataon ng paggastos, ikaw ang gumagastos? Kasi ikaw boss eh, ikaw big boss. Hindi naman po ako big boss, kumagakaw lang po yung nagano po gumagastos. Sa family. Sa amin kasi, kung ikaw yung boss, ikaw dapat talagang gumastos. So ikaw yung gumagastos? Opo, ako po. Lagi? Sa amin lagi. 3 po. Oo. So maraming cash yung dala nyo? Ibig sabihin, kasi di mo alam kung ilang araw kayo. So, maraming cash yung dala-dala mo dahil hindi ka gumamit ng credit card. Tama ba? Hindi po. Paano kayo kumakain? Sa restaurant ba? Delivery app, etc.? Delivery. Delivery app. Sa delivery app, nagbabayad ba ng cash din? Opo, pwede po. Okay.